Mind School, the coolest space for science and art ideas. Step into amazing portals with us, where extraordinary, weird, and mind-blowing connections come to life. Mikee, ako din. At napansin mo ba na lumalabo at on and off yung aura natin? I'm really worried. Ano yung nangyayari sa atin? Parang hindi kayo energetic today, ah, Mikee and Pecier. Kadalasan kasi, tuwing makikita ko kayo dito sa Mind School, parati kayong excited. Oh, Manong G, kasi hindi maganda yung pakiramdam namin at sa tingin namin ni Mikee, may kinalaman yun dito. Ano ba sa tingin nyo? I really expected this. Ha? Huh? Manong G? Alam niyo kung bakit nagkaganito kami? Tama. Parte talaga yan ng biodiversity learning journey niyo. Eh ano yung gagawin namin, Manong G? Ibig sabihin, meron din kayong alam kung saan kami pwedeng humingi ng tulong? Di ba dati dinala ko kayo sa OK Clinic para maintindihan niyo talaga ang ibig sabihin ng human health? Yes, Manong G. Tandang-tanda namin na ang human health ay nakadepende talaga sa health ng biodiversity. Pues, babalik tayo sa OK Clinic dahil nakakaramdam na kayo ng sakit. Tara na! Oh, hi Mikee! Hi Pecier! Parang matamlay kayo ah. Tama yung sinabi ni Manong G sa akin. Medyo mababa nga ang energy niyo ngayon. At I can see your aura medyo flickering, no? Diba sabi naman natin noon, when our health is really connected with nature and biodiversity. So pagka hindi maganda yung ang kalagayan ng biodiversity, medyo hindi rin magandang kalagayan ng health natin. Alam niyo, may papakita ako sa inyo mga scans at test results para maintindihan natin itong sinasabi nating connections na yan. Tingnan niyo ito, ha? Can you see? That's the Philippines. At makita niyo yan na 90% ng Philippines would have been covered by forest, no? By the turn of the century. Pero nakita niyo dyan sa scans na yan, no? Yung rapid decline ng forest cover. Over time, no? At makita nyo, halos 20% na lamang yung natitira, unfortunately. Ngik, totoo ba yan, Kuya Aldrin? Eh, may mga bundok pa naman at mga gubat tayong nakikita sa TV at sa mga videos. Well, tama yan, Mikee. Pero actually, yung nakikita mo ay yung remaining 20% na lamang. Kalat-kalat yan sa buong Pilipinas. And our survey says na, you know, it's inevitable na we are still in that downhill trend. Nakakatakot at nakakalungkot naman yan. Tapos diba, Kuya Aldrin, yung forest, lalo na yung tropical forest o yung uri ng forest na mahanap dito sa Pilipinas,
ay super storehouse ng biodiversity. Oh, tama yan. Virtual factory of species nga. In fact, 90% of our endemic species sa terrestrial are forest-dependent. Itong galing, no? Kaya lang, hindi lang yun naman ang function ng forest. Eh. Meron din siyang ibang ecosystem service na binibigay sa atin. For example, di ba, alam natin ang forest, yan ay nag-accumulate ng organic matter, no, para sa for plants to be healthy. Pag nawala ang gubat, mawala yung plant, yung organic matter for plants. So pag nawala yung organic matter na yan, hindi na magiging mataba yung lupa. Ano mangyayari pag hindi na mataba ang lupa? Di ba yung plants hindi magandang tubo? So pagka hindi magandang tubo at hindi masyadong healthy for plants and trees, mawala ng vegetation. Pag nawala yung vegetation na yan, ano mangyayari? Magkakaroon ng soil erosion. Pag nagkaroon ng soil erosion, pupunta at babaha lang lahat yan at bababa yung soil na yan sa kung saan-saan, especially sa lowland. Mas maganda siguro kung tignan natin yan sa lab. Would you like to do that? Yes po. Okay, so tara, go. Let's go. Ito, meron tayong demo dito. Now we have four setups, no? So makikita mo, ang set ito, sinetup namin ito para i-demonstrate yung function ng gubat, kung ano yung ecosystem function niya, to hold water or to prevent erosion, yung pinag-usapan natin last time, no? So here we have four setups. Meron kang tatlong setups na represent landscapes devoid of forest, walang gubat. Tapos meron kang isang setup na nag-represent ng landscape na may gubat. Kaya may vegetation na ganyan. Tapos sa baba natin, may mga communities na ganun din, na may communities na may vegetation, may communities na built on land na walang vegetation kasi nadudumihan sila sa vegetation. Meron namang puro semento at meron namang unreclaimed land. So walang matibay na bedrock. So what we'll do is simulate a typhoon that will happen. Tapos yung isang taon na rainfall, mangyayari lang in one day or several hours, katulad ng undoy, no? So we have four watering cans here. Gagawin natin, itatapo natin dito yung tubig to simulate the rain. So kung pwede nyo akong tulungan, gawin natin yan. Right? Right, so imagine one evening, habagat, may uulan at bubuhos yung ulan. Sige, gawin natin. So I'd like you to notice yung bilis ng tubig na from yung bilis ng flow ng water, yung quality ng water flowing out, and third, anong nangyari dun sa communities below, no, at the foot of the mountains. What did you observe? Well, dito mas mabilis lumabas yung water here kesa sa dito, pero mas medyo mas malinis naman yung lumabas na tubig dito. Tapos dito naman sa communities, bumaba yung water doon sa land. Here, well, you can't really see the water but it's there sa cemented area. So walang nag-hold, no? Parang dito rin sa landscape na yun, basta yes, tuloy-tuloy yung tubig. Ganun din doon, no? Walang nag-hold. Yeah, yes, oo po. Tapos dito naman napansin ko na mas mabagal yung labas ng tubig kumpara dito. So dito mabilis, dito pareho silang mabagal. Pero dito medyo mas marumi ng konti yung tubig, much brownish. Ibig sabihin may sumamang lupa, parang ganun. Tapos dito naman, medyo clear, relatively clear. Medyo walang masyadong lupa na sumama sa pagbaba. Tapos dito, parang okay lang yung community. Parang inabsorb ata yung tubig. Tapos dito naman, ayan, medyo may maputik-putik na. Didn't see any flooding here, no? Yeah, oh, walang kasi flooding dito. You know, dito, napansin mo ba na nabawasan yung soil? Ay, oo. Oh, okay. Isang nakita ko. Bumunti yung yeah, soil, no? So, bumaba lahat dito. No? Imagine if this is the farmland, no? Mm-hmm. And the houses. So, yun, I think the demo is finished. So, thanks for that. Balik na tayo sa kabilang room. Yes, yeah. Okay, great. Tayo mga tao, takot tayo sa Big C or cancer.
Pero ang nararanasan natin na pagkaubos ng biodiversity ay tinatawag namin dito sa OK Clinic na Biodiversititis or Big B. Natutunan natin dun sa little demo na yan. Ay, naku po. Nakita ko sa demo na yon kung bakit sapul tayo sa mga baha. Yung mga farms, mga bayan, pati yung mga bahay natin. Katulad yung nangyari sa Ormoc noong 1991, where tens of thousands of people died. At parang napapadalas na yung ganyang klaseng disaster. Kaya pala may problema na sa aura natin, no? Well, imagine niyo nga na people and forests need space. So pagka maraming tao, tayo, nawawalan at nababawasan yung space ng forest. No? Yung problema na yan, importante rin kasi yung gubat eh, di ba? So kailangan din natin yan, katulad sinabi ni Mikey. So this cycle of decreasing forest and increasing people, nakikita natin yan sa maraming lugar sa Pilipinas. For example, yung Negros. Alam nyo ba na less than 4% na lang yung natitirang gubat niyan? Yung Cebu, dahil highly urbanized na, less than 1% na lamang ang natitira niyang gubat. Padami ng padami tayong mga tao, mas madaming lupa ang kailangan natin. So, nababawasan ang life support natin sa forests dahil kinukuha natin ng forests para sa iba pang gamit natin, para gawing bahay, at kuhaan ng mga kahoy para maging materyales. Kaya kung mapapansin nyo, sa mga mataong lugar tulad ng Metro Manila, wala tayong nakikitang natural na gubat. Uy, hindi kasama yung mga city parks ha, kasi hindi yun natural. Well, hindi lang puno ang nasa gubat, no? Katulad nga sinabi mo, Pecier, dati, na ang gubat ay storehouse ng biodiversity. There are evidence to show na yung mga natitirang gubat, nandun yung mga key areas for biodiversity. Doon nagtatribe yung biodiversity, katulad ng mga ibon. Look at this list of most important bird areas dito sa atin. Lahat yan nasa gubat. Eh, pag nawala pa naman yung mga ibon, ibig sabihin nun, masama na yung kalidad ng tubig at maliit na lang yung lawak ng forest. Tama ka, Pecier. Katulad ng Dwarf River Kingfisher at Philippine Hornbill or Kalaw. At hindi lang ibon, pati mga insekto, palaka, iba pa. Kasi sila yung mga tinatawag naming barometers or signal ng kalusugan ng life support systems natin. For example, ang Dwarf River Kingfisher, yan ay indicator ng health of the river or ng river ecosystem. It thrives in forests with really clean rivers. Their population is declining because most of our rivers are being polluted. Plus, forests are being decimated by man. Ang hornbill naman, they're being hunted. Tapos nawawala din yung kanilang habitat na katulad ng forest. Alam nyo, pag nawala yan, bababa ang chance na mag-recover ang forest. Kasi sila talagang natural seed dispersers at mga natural forest planters. Ang tawag sa mga ito ay forest indicator species. Parang pag may lagnat tayo, indicator yon na there is something wrong with our health. Ganun din ang role ng mga indicators na ito sa health ng environment. Ah! Parang mga markers sa blood tests and other health tests na ginagawa sa katawan natin. Parang ganun na nga siguro, Mikey. Pero ito, may kinalaman sa life support natin lahat. So, dapat talaga tayo mag-worry. Sakto yan, Pecier. Kasi, tignan nyo itong mga scans na ito. Ito, papakita natin yung katumbas ng human scans at saka scan ng Pilipinas. Makita nyo, yung mga areas na red na yan, yan yung mga areas na infected o may sakit o nanganganib. No? Pero nakita nyo yung green, yung mga areas na yan, yan yung mga nabakunahan na, nabigyan ng lunas dahil protected areas na. Pero yung mga orange, partially protected, ibig sabihin parang sa atin, iisang dose pa lang ng vaccine na nakukuha. Pero yung mga red areas na remaining, they are still infected and remain not treated. So we need to treat these.
Tayo mga tao, takot tayo sa Big C or cancer. Pero ang nararanasan natin na pagkaubos ng biodiversity ay tinatawag namin dito sa OK Clinic na Biodiversititis. Or Big B. Big B talaga siya. Kasi nasisira ang life support natin lahat, ang biodiversity. Tingnan niyo to. Yan yung 65 critical watersheds sa buong bansa. At yan, makikita nyo, incidentally, there are forests. Ang gusto kong sabihin nito, we must protect these watersheds at all costs para ma-ensure natin na meron tayong steady supply ng water na maiinom in the future. Unfortunately, a lot of these areas are under threat from mining. Katulad lang ng Eastern Mindanao, Palawan. Every inch of these areas or key biodiversity areas ay nasa loob ng mining area. Yung mga minahan. Anong mas importante sa inyo? Ang produkto ng mina o ang tubig na iniinom natin? May mga benefits ang mining, pero mas higit at mas mahalaga ang life-sustaining role ng mga lugar na to. Bakit naman natin miminahin yung sinabi nating nagbibigay at nagsusustain ng buhay natin? May mas importante pa ba dun? Sa tingin nyo, ano or ano-ano ang mga pinakamahalagang mga bagay para mabuhay tayo? What is most essential to sustain our lives? The most important thing is sleep and shelter. Sleep recharges the body and shelter protects living things from harsh weather conditions. The most important thing that we need to survive is food. Food can give us energy for the day. It can also make us strong and healthy. Living things need water, air, shelter, food, clothes. The most important thing for living things to survive is water. Water keeps us cold and hydrated. It also stabilizes the heartbeat and normalizes blood pressure. O diba, lahat ng importante sa buhay natin ay nature-based. Walang mas mahalaga pa kaysa sa tubig, sa lupa, sa pagkain at hangin para mabuhay tayo, diba? Lahat nun irreplaceable. Kailangan talaga natin ng nature. Kahit ano pang panahon, kahit ano pang level ng technology na meron tayo, nature talaga ang kailangan natin para mabuhay. Tingnan niyo yung sculpture na yun. Dito sa Mind School, isa yan sa pinaka-powerful reminders na ang biodiversity ay life support natin. Kailangan talaga natin ang nature. Kahit ano pa ang panahon, kahit ano pa ang level of technology, nature talaga ang kailangan natin para mabuhay. And love! All you need is love! Meron din ang kalagayan ng ating mga katubigan. Walang kapantay ang pagkasira at pagkaubos ng yamang dagat natin in history. Sa mga samples na napag-aralan namin, more than 90% of the corals we studied are either in poor or in fair condition. At walang excellent ang status, ha? Ibig sabihin yan, in the last 4 decades, sobra ang pagkasira ng ating mga coral reefs. At ang plastic pollution pa! Tayo ang number 3 plastic polluter ng oceans of the world! Ay nako! Alam mo ba, here in the Philippines, over 500,000 metric tons of plastic end up in the ocean every year. Ang equivalent weight niyan is more than 8,500 aircrafts. Imagine nyo yun? What? Grabe naman! Tapos dyan nabubuhay lahat ng mga isda at nakakain nila yung mga plastic at nakakamatay sa kanila. Kung hindi man, pag nakain nila at kinakain natin sila, yung mga plastic na tinapon natin ay bumabalik lang din sa atin at isa pang dahilan ng biodiversititis natin, or yung Big B. Sobrang malawak ang biodiversititis natin, Kuya Aldrin, no? Kaya po pala lumalabo yung web of life namin, yung aura namin. May sakit talaga ang Philippine biodiversity. Ito ba ang diagnosis natin, Kuya Aldrin? Biodiversititis o ang pangmalawakang sakit sa life support system natin? Yes, pangmalawakan talaga yan, Fisher.
Kayo, ano sa tingin nyo ang main cause ng biodiversity loss, especially ng endangered species sa Pilipinas? Is it A, keeping wildlife for pets? B, is it mining? C, is it logging? Or D, is it food? Hala, ang dami kong naisip. Pero parang hirap pumili. Sirit, ano po yung sagot kay Aldrin? Well, hirap talagang isipin, no? Actually, lahat ng yan, threat talaga sa at cost ng biodiversity loss. Pero ang hindi natin na-realize, yung letter D ang may pinakamalaking impact sa atin. Food. Pero ang food na tinutukoy natin dito ay hindi lang production, pati na rin consumption. Meaning, lahat tayo may contribution sa pagkawala ng biodiversity. Dahil lahat tayo, consumers ng food. Sa dami ba naman natin, ganun din karami ang kailangan nating food for us to survive, di ba? Oo nga, no? Sa dami ng pangangailangan natin sa pagkain, palaki ng palaki ang pagkuha natin sa mga iba pang ecosystems katulad ng gubat para sa agriculture. Ang resulta tuloy, nasisira ang biodiversity sa mga lugar na yon at nababawasan ang serbisyo ng biodiversity bilang life support natin. So, kahit tumadami yung agricultural areas natin, mas malaki palang impact sa biodiversity natin. So, balik din sa atin, no? Tama, Fisher. At ito pa ang ibang dahilan ng biodiversititis. Invasive species, logging, hunting, trapping of wildlife, residential and commercial development, climate change, pollution, at yung isa pa, human disturbance. Iba lahat naman ng yan ay human disturbance. So, ibig sabihin, kagagawan din natin talaga lahat. Magaling yung observation mo, Mikey. Ibig sabihin yan, tayo talagang humans ang pwedeng maging solusyon. We must change the narrative now, I think. We must protect what is remaining, especially in nature, and restore what is damaged. At kailangan natin gawin yan agad-agad ngayon. Remember, we will not be okay if nature is not okay. Naku! Paano at saan naman natin sisimulan yan? Well, huwag kayong matakot at ma-overwhelm. Mukha nga malaki yung, ano, no? Yung task. But we need to take it step by step. Nga pala, kailangan kong bumalik sa lab at kailangan kong mag-gather ng more data for your next adventure para ma-solusyonan natin yan. Diyan muna kayo, ha? Alis muna ako. Kumusta na kayo, Mikee and Pecier? Ako, Manong G. Nakakalungkot, pero mas nakakamulat pag alam natin ang sakit natin. Pareho tayo, Mikee. Handa na ako malaman ang tunay na kalagay ng iba't ibang ecosystems natin. Tignan niyo yung sculpture na yun. Dito sa Mind School, isa yan sa pinaka-powerful reminders na ang biodiversity ay life support natin. Oo, kaya pala pinapakita dito na yung humankind ay nakapatong sa iba't ibang mga bagay kung saan tayo nakadepende. That's right. Humans depend on ecosystems. And yung ecosystems nakadepende sa biodiversity. And biodiversity has a lot of components. Kaya meron ditong mammals, algae, corals. That's right. And meron ding mushrooms, pati bacteria kasama. Dapat yata lahat ng barangay sa Pilipinas may ganitong artwork para mapaalala sa atin na tayong mga tao ay nakadepende sa biodiversity. Tama, Pecier. Kasi hindi pwede yung ganito na lang, nawawala yung connections natin sa nature. Kapag may nawala sa web of life natin, lahat tayo apektado. Parang dito. Oh no! Kaya siguro yung aura natin nag-flicker, no? Ah! Oh no, Mikee, okay ka lang! Mikee, anong nangyari? Ara! Wait lang, tulungan muna namin si Mikee. Kita-kits tayo ulit para ituloy ni Kuya Aldrin ang diagnosis sa sakit na ito, ang biodiversititis. Kanina, nahilo ako, tsaka muntik na akong mahimatay. Oo, ako din, Kuya Aldrin. Nangihin ako, I don't feel like my usual strong self. Parang may problema talaga sa forest connections namin. Mukha nga. But let me see. I'll use my biodiversity scanner app and check you out, no? Go, Pecier. Teka lang.
Mukhang may problema nga yung inyong force connections. Siguro, better if we go to the lab to do further investigation.